So, ngayon, pakisabi nga, ano pa yung saysay nito? 31 million votes na nakuha ni Marcos Jr. ay isang direktang pagtatakwil sa diwa ng nangyari noong 1986. Kung noong 2019 elections, ang 8 diretso ay diretso sa Inidoro at ang pinakaunang pagkakataon pa mula noong 1938 elections na wala ni isang kandidato sa oposisyon ang nakakuha ng kahit isang pwesto sa legislatura. Kahit ang dapat ang mukha ng oposisyon na si Lenny Robredo na dumistansya na nga sa iconografiya ng dilaw at anumang maaari mag-ugnay sa kanya sa mga Aquino at sa LP, eh halos wala pa sa kalahati ang botong nakuha. Ang bilis naman talaga magbabo ng ihip ng hangin, ano? Parang kailan lang ng 2001, nung ang mga pambato ng administrasyon ay tumakbo sa ilalim ng tinatawag na People Power Coalition. At ang bossing noon ay walang iba kundi, tarat! Ate Glo! So ano nang mangyayari sa ahensyang inatasan sa visa ng executive order na manguna sa taunang pagunita ng EDSA? Aba, surprise, surprise! Ang National Historical Commission of the Philippines kasama ang QC government at ilang NGO ay may aktibidad pa rin sa February 25. Pero may isang siguradong hindi na makikita na tatalon sa taong ito. At marami nag-aabang kung may ilalabas bang pahayag ang Malacanang tungkol sa okasyon. Kasi for many, many years, kahit na formality lang, parang yung dati nakaupo na kahit alam mo namang hindi sa kanya mismo nang galing ang pagbati. Dahil ito, ang kanyang ubod dalino na mensahe para sa oposisyon. Huwag kayong maniwala dyan mga itong dilawan. Pero diba, kung ang isang Pangulong Marcos ay pipirma sa isang opisyal na pagbati sa People Power Celebration, at dito sila, ang kontrabida, parang malabo-labo yata yun. Eh nagkaroon kasi ng lapas tatlong dekada ang mga pwersa ng EDSA, aka tinatawag natin mga dilawan, na patunayan na mas epektibo ang liberal na demokrasya. Pero lumalabas, mas gusto pala ng mga tao ang isang strongman na may kamay na bakal. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa maraming bahagi rin pala ng mundo. Si Bolsonaro sa Brazil, si Prayuth Chan-o-Chan ng Thailand, si Tayyip Erdogan sa Turkey, si President Sisi sa Egypt, si Mohammed bin Salman sa Saudi Arabia, si Viktor Orban at ang kanyang illiberal democracy sa Hungary, at syempre, sa Amerika, si Trump. At ang mga matagal na risiga, si Xi Jinping at China, at si Putin sa Russia. Pero ang mga binoto ng Pilipino nung isang taon ay hindi strongman gaya ng kanyang ama. Hindi siya junior ni Ferdinand Marcos. Kundi, ika nga ng isang pabirong tanong sa game show na Jeopardy, sa dami raw ng biyahe, siya raw ay junior ni Ferdinand Magellan. So ang tanong ko ngayon at tanong din ni Renmark ay, oras na ba para gibain o palitan itong monumentong to? Diba? Oo nga. Oo, kung hindi rin pala ito sinasalamin sa loobin ng taong bayan. Pero kung meron mang tinuro sa atin ang kasaysayan at ang usad ng kapalaran itong malagulong, ito ay ang bida ngayon ay kontrabida bukas. At ang tinuturing na kalaban sa kasalukuyan ay nagiging bayani kinabukasan. Kaya baka wag na muna. Pero tinuro din sa atin ang mga nangyari noong 2022. Tila wala rin silbi ang mga monumento at tribulto kung ang usapin lang ay pagpapaalala sa atin. At kung hindi rin lang naman pala nakakain ang kalayaan, sayang ang espasyo at lokasyon at gawing bagsakan na lang ng murang asukal at onion.